BBM issues executive order increasing salaries, benefits for government employees. Sinabi nga raw mismo ni President Bongbong Marcos ay naglabas na ng Executive Order No. 64 na nag-uutos ng pagtaas ng sweldo para sa mga empleyado nga raw ng gobyerno at pagbibigay ng karagdagang allowance. Nagpapalakas ata. Halatang naniniguro pa si Kuting. Magkano rin kaya ang nadagdag? Ayon pa nga mismo sa balita. Given the prevailing economic circumstances, including the erosion of purchasing power due to inflation, there is a need to update the salaries and benefits of government personnel in order to maintain a competent, committed, agile, and healthy workforce. Marcos stated, in addition to the salary increases, qualified government employees will receive an annual medical allowance of 7,000 pesos as a subsidy for a failing health maintenance organization type benefits. The Department of Budget and Management is responsible for the issuance of the necessary guidelines to implement specific provisions of EO 64. Executive Secretary Lucas P. Bersamin, on behalf of the President, signed the executive order. The order is effective immediately upon its publication in the Official Gazette or in a newspaper of general circulation. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Ito muna, para teaser lang muna. Thinking panot na panot! Loko no? Yung magaling nila na Marcos Defender, Marcos Attack Dog, nagmistulang tungaw. Mantakin mo, yung show niya ho kasi yun, di ba may show siya sa ano, sa Philippine Television Channel, no? Ang resulta, imbis na papabanguhin si Dayunior, huling-huli ho siya sa kanyang mga katanungan at sa kasagutan naman ng kanyang partner. Nangyari kayo ngayon. Ito ay may kaugnayan sa pugo. Kasi nga, napapansin po ninyo yung mga yadba ng mga mainstream media, pilit po nila kinukunik si Tatay Digong dito sa mga pugo, no? Kay Mayor Alice Goo, nagawa nila ng isyo. Talagang kinaladkad ni Honti Bayros si Tatay Digong. Pero ito hindi to gawa-gawa. Ngayon, no, sila po mismo nagsabi galing sa kanilang mga bibig na under Marcos admin, merong 402 na pugo. Illegal. Walang lisensya. Ito ha. Under Marcos admin yan ha. At mayroon pang isang binitawan. Itong kausap ni Thinking Panot. Hindi ko ang kilala itong mga ito. Ano, mga bangag ano to. Mga bangag cabinet secretary. Na nangyayari, mayroong kababalaghan na nangyayari sa pugo. Under Marcos admin din. So, isa lang ang ibig sabihin dito, guys. Nung panahon ni Tatay Digong, yung pugo legal, at siyempre, nabantayan ng maayos yung pugo. Hindi nakakalusot yung mga tarantado ng mga illegal business kasi nag-comply sila ng lisensya. So, nagiging stricto ang implementasyon ng Duterte admin pagdating sa pugo. Maigpit si Tatay Digong eh. Saan nagka-problema ngayon? Nagka-problema ang pugo dahil sa Marcos admin. Mantakin mo yan, 402 na pugo illegal under Marcos admin. Galing po mismo sa kanilang mga bibig ito. Di po natin gawa-gawa ho ito.
At dito pa lang, malalaman na ng maraming Pilipino sino ba ang may problema sa pagpapatupad ng pugo. Previous admin o Marcos administration. Oh, ito pa sumambulat ngayong araw, mga kabisdak. Actually, na-content ko yung nakaraan. Pero ito nagulat ho ako. Yanig kakukak dito. Bilang na ang mga araw ng mga buaya sa Marcos admin. Sana nga ho, may matatapang pa na mga opisyal ng gobyerno upang maghubad ng mga maskara ng mga buaya na nasa gobyerno ngayon. Sana nga ho, meron. Ilaki ako, sudo, magandang tanghali ho sa inyo, Ma'am Mildred Unodira. Magulat ho kayo ngayon, mga kababayan ko, kaya patuplok ang pag-uusapan natin. May isiniwalat yung dating kongresista si Edgar Irisi. No, Edgar Irisi. Meron ho kasi nagpadala sa kanya ng mga files. Nagpadala po ng mga files sa kanya na tinawag po niyang The Bahamas Files. Nako. The Bahamas Files, na ang laman po nito ay sa kay Irisi kasi 14 accounts. 14 accounts po. Ng isang kumilik official. Isang kumilik official. Inihain po niya ito kagahapon or kanina. At kamakailan, meron ding isiniwalat itong si Kong Marcolita. Patungkol naman dito, konektado. Pag tiningnan ko po, pinanood ko kanina yung video ni Marcolita, Kong Marcolita, pareho. Pareho yung tinutukoy na isiniwalat ngayon ni Edgar Irisi, Bahamas Files, sa isiniwalat naman ni Kong Marcolita. Isang official din po ng kumilik. Yung kay Kong Marcolita naman, maraming accounts. I think 49 accounts. Offshore accounts tawag doon. Pag sinasabi mong offshore accounts, ito po yung mga bank accounts po na sa ibang bansa ho. Bilyonis po ang halaga ng account. Ito yung tanong. Sino ang may utak ng Bahamas Files at kanino ito at sino ang nakinabang nito? Nakuho. At magulat ka, may pumiyok. Bakit pumiyok? Hindi naman ikaw tinuturo, bigla kang pumiyok. Hello, GGR Bilyones. O ito, ha? O, siyempre. Sino bang pumiyok? Si Kumilik Chairman George Garcia. Ang tanong, kanino bata itong si George Garcia? Alam naman ho natin, banat ni Marlica, banat ni Atty. Glinchong, ay tao, bata to ni Kukak. Kaya patuplok, guys, baka madetect na naman tayo ng NTC ni Malo. Pinasite in contempt po itong si Kumilik Chairman George Garcia ng dating kongresista. Naku, iyakan na ito mga animal. Grabe ho talaga, mga mala buaya na ho. Yung buaya nakikita natin, normal na buaya ho. May buntot, may kaliskis, pangil, laking tiyan yan, normal na buaya. Pero ho, itong mga buaya under Marcos administration, nakakatakot ho eh. Kasi may mga palikpik na, meron pang mga sungay. Di na ho, sila takot sa kanilang mga ginagawa ngayon. Kung ano man yan. Unahin po muna natin itong patungkol sa pugo. Dahil, mga kabisdak, maging mapagmatsyag ho tayo dito. Dahil, lumalabas na ho na yung investigasyon ko nun nila kay Mayor Alice Guo ay talagang kinukunik kay Tatay Digong.
Grabe, matindi gumawa ng kwento itong si Hunti Virus. Sa bagay, may araw din naman yan mga yan eh. Hello, Lilit Taguno. Pinipilit nila ho. Pinipilit nila hatakin si Tatay Digong patungkol po kay Mayor Alice Guo at sa Pugo. Pero sila rin naman ang nagbisto. Kung anong klaseng gobyerno si Tatay Digong patungkol po sa pagmantinar o pag-asikaso dyan sa Pugo na yan. Hello, Ma'am Lilit Taguno. Maraming salamat po sa inyong pakulay. Ang problema dito sa mga tungao, akala ho siguro nila si Tatay Digong ay kurakot. Kurakot na official ng gobyerno. Sabi ko nga ho sa inyo, batuhin nyo na lang si Tatay Digong ng ibang isyo. Huwag lang itong korupsyon. Kasi talagang mapahiya lang ho kayo. Kaya ito, pakinggan po muna natin itong pautot ni Hunti Virus. O ito. Iniimbestigahan na ang posibleng koneksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa ilang sangkot sa anomalya ng formally. Yan ay matapos sa pag-alamang nakipag-transaksyon kay Guo ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Tingnan mo ha! Sinabi pa nga lang kapatid ng dating Economic Advisor daw si Michael Yang. Nakipag-transak daw kay Mayor Guo. Pero tinablaho sila dito ng abogado ni Michael Yang. Yan tuloy oh. Narito ang aking report. Managot siya sa kanyang mga accountabilities. May bagong impormasyong ibinunyag si Senator Risa Hontiveros tungkol kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. May kaugnayan daw si Guo sa isang Hong Jiang Yang na kapatid umano ni Michael Yang. Si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ay nasangkot noon sa issue ng formally dahil sa pagbili umano ng overpriced COVID-19 supplies ng Administrasyong Duterte. Tingnan mo yung mga word, puro umano-umano. Kasi nga, gawa-gawa. Kasi nga, black propaganda. Kasi nga, ididimulis lang ang mga Duterte, sisiraan lang si Tatay Digong. Puro umano-umano lang. Walang katotohanan nga. Gawa-gawa. Alam mo yung COVID na yon? Diyos ko, mga animal, oh. Hindi ninyo alam yung bayanihan, ano? Bayanihan Act na kinabang nga sa bayan ng Pilipino, eh. Eh kung hindi dumiskarte si Tatay Digong, hindi tigok na kayong lahat. Tuloy natin oh. Base sa dokumentong nakuha ni Senator Hontiveros mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumalabas na nagkaroon ng transaksyon ang kumpanya ni Guo na Baofu sa joint account ng dalawang tao. Isa na nga riyan ang kay Hong Jiang Yang. Incorporator din daw ng Full Wind Group of Company si Hong Jiang Yang. Titignan din daw ni Hontiveros kung may connection dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil dati niyang economic advisor si Michael Yang. Anong pakialam ni Tatay Digong Nimal? Talaga. Ano ba nangyayari sa mga utak nila? Sabihin na lang natin, kapatid ng economic advisor ni Tatay Digong yon, ni Michael Yang. Ngayon, kung mayroong mga kabulastugan na doon, anong pakialam ni Tatay Digong doon? Anong meron? Anong pakinabang ni Tatay Digong? Hey, sampalin lang yan ni Tatay Digong. Alam mo kasi pagdating sa korupsyon, hindi mo po pwedeng batuhin ang mga Duterte. Malabo pa yan sa pusit ng ano? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit? Wala talaga yan. Mahihirapan kayo dyan patunayan. Jiger Rutao, welcome sa Bisdak Pilipinas. Sabi ko nga, mukhang one big happy formally pala itong mga Pogo at formally members. Baka nga itong formally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Animal! May napatunayan ka ba sa formally? Ang tanong ko, ikaw naman nagreklamo noon patungkol sa formally, meron? Merong illegal na nangyayari? Merong illegal na gawain? Hanggang ngayon, puro dakdak lang itong si Hunti Virus. Gawa-gawa, puro ngawa. Sumasakay, tingnan mo, hinahatak niya si Tatay Digong. Hinahatak niya yung mga Duterte. Hinahatak niya. Ngayon, nung hinahatak niya, siyempre, tatakbo kasi yung senador, nung pag-usapan siya eh. Feeling naman ng mga tungaw, mga bangag, bayani ito. Hoy, mga ulol. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, marami ng patay kasama ng mga bangag supporters. Kasama ng mga dilawan. May bayanihan act. Lahat ng nangyayari doon, legal.
walang illegal. Pinasa nyo po yan eh. Pinasa nyo sa Kongreso, pinasa nyo sa Senado, ngayon nagdadakdak kayo. Sige nga. Eh kung si Dayunior yung presidente nung panahon ng COVID-19, may mabuhay kaya kahit isa? Pabalik-balik, oh, parmali-parmali, wala naman na patunayan. Pinipilit lang ninyo kinukunik ang mga Duterte sa mga illegal na pugo daw. Wala nga. Basura yan. Oh. Kung ma-establish namin na talagang may connection, naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente. Then, oh, tingnan mo ha. Wala pa silang patunay. Pero dakdak na nandakdak sila sa media. Tira sila sa media kay Tatay Digong Black Propaganda. Wala man ebidensya. Walang patunay as in. Ito yung gawain ngayon ng mga anti-Duterte kasama yung bangag admin na ito, mga tambaloslo supporters. I-trial by publicity ka, demolition job. Kaya itong nangyayari kay Mayor Alice Goo, putang nakawawa lang man yan si Mayor Alice Goo eh. Dahil bata pa naman yan na politician. Tapos tinarantado ng mga buhaya. Maraming nainggit ho kasi. Kasi maganda yung takbo ng Bambantarlak eh. Yung ekonomiya. And of course, may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa pogos na ito. Alam! Pero ayon sa abogado ni Michael Yang na si Attorney Raymond Fortun, wala siyang kilalang Hong Jiang Yang. Una niya na rin iginiit na walang kinalaman sa pogo ang kanyang kliyente. Oh, ito, makinig ka, Hunti Bayros! Ito yung magaling na abogado, si Attorney Raymond Fortun. Wala daw si kilala na kapatid ni Michael Yang at hindi po ano nagpapangalan na animal Chinese, oh. Hong Jian Yang. Alam mo kasi mga Chinese, mga magkaparehong apelido, mga Yang, mga Tan, mga Su, Asin, Suka, na ganyan. Ano mo Chinese, eh? Pag ikukunik agad, nagkamag-anak. O ayan, o sinabi, wala mang kaming ano dyan, wala mang kapatid. At hindi namang konektado itong si Michael Yang sa pugo-pugo na yan. Sampal ang abuti ni Tatay Digong Yang kung nagkataon. Baka malibing pa ng buhay. Oh. Ingat tuloy, Atty. Fortuno. Ayon naman kay dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, desperado na raw si Hontiveros. Naiugnay si Duterte sa anumalyan ng formally. Wala raw ba siya ng pagkakaugnay kay Duterte sa anumang katiwalian? Sa ngayon, hindi pa rin natutuntun si Mayor Goo. Tama yung word na ginamit ni Atty. Salpanelo, desperado. Kasi napahiya man itong si Hontiveros patungkol sa kuno investigasyon sa formally. Napahiya yan eh. Walang kwenta. Desperado, lalo na ngayon, madesperado sila. Kasi nga, gusto nila ipakulong si Tatay Digong sa ICC eh. Sinong makukulong ngayon? Eh, yung kakusa nila, yung kadugo nila. Ayan, si Franz Castro at sa Turukampo makukulong na kunti na lang. Bias nga ho ang gobyerno ngayon eh, under bangag admin eh. Si Pastor Kiboloy, oh, may reward. Hindi pa guilty, hindi convicted, may presumption of innocence, sinuhusga, no? Nire-rewada ng 10 milyon, gustong ipakulong. Samantala ito, si Franz Castro, haya na ho, convicted, beyond reasonable doubt, walang presumption of innocence, ang laya animal, oh. Walang reward, dapat ito, hinanting na rin ito ng 2,000 sap. Hello, Ma'am Emelita Bryan, sabi Emelita Bryan, tayong mga Pilipino, marami doon sa atin, nagkapareho ang pangalan tulad ng nanay ko. Marami talaga. Kasi malugkot na isip nila. Saktan sila ngayon eh. Patoplo guys. O tuloy o. Na pinaaaresto ng Senado matapos hindi sumipot sa mga hearing. Kaugnay sa operasyon ng mga illegal na pogo sa kanyang bayan. Wala na siya sa kanilang farm sa Bamban. Kahit ang tatlong kapatid ni Go at kanyang mga magulang na pinaaaresto rin ng Senado, hindi pa rin nakikita. Pati ang mga sinasabing consultant na mga pogo sa Bamban at Porac, Pampanga, hindi rin mahagilap. Tanging accountant ni Go na si Nancy Gamo pa lang ang hawak ng Senado. Ayon naman sa abogado ni Go, kumbinsido siyang nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Ako, ang lagi advice ko sa kanya, siyempre alam mo, Mayor, hindi ka pwede magtago habang buhay lang na mayor ka, di ba? Hindi mo haharapin niya pa, yun, di ba? Pero mas lumalala raw ang issue sa mental health ng alkalde dahil sa panggigipit ng ilang opisyal.
Imagine mo, pati mga confidential AMLA report lumalabas. Yan, nag-uudyok, lalong lumalala yung kanyang trauma, lalong siya natatakot. Sa July 29 ang susunod na pagdinig ng komite ng Senado tungkol sa mga illegal na pugo. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, kapag hindi pa rin nagpakita sigo, hihingi na nila ang tulong ng National Bureau of Investigation para mahanap ang alkalde. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetene sa kanya ay para tiyakin lamang na siya'y mag-a-attend ng pagdinig ng Senado. Hello, Ma'am Liz Natividad. Maraming salamat sa pakulay. Alam niyo kasi, Senator Chis Escudero, yung Senado kasi ngayon, ano na ho kayo? Marumi ho kayo? Marumi po yung laro ng Senado ngayon under Marcos admin. Yung institusyon ninyo, ginagawa po yung kuta ng mga may pangarap sa buhay na mga politiko na gusto magiging presidente at magiging vice-presidente. Tapos, sinayaan lang po ninyo, nagagawa sila ng katarantaduhan dyan. Ano ba kasi ang trabaho ng mga senador? Ako po'y naglibog na. Hello, Ma'am Remy Gonzalez. Ako po'y naguguluhan na ho talaga. Di ba legislative branch kayo? Ano ba talaga ang inyong trabaho? Di ba po magpasa kayo ng batas? Magbalangkas kayo ng mga panukala upang may mapakinabangan ang inyong mga panukala ng mga mahihirap maraming Pilipino. Bakit nyo pinapayagan ito si Hunti Byros gumawa ng investigasyon dyan sa Senado? Di man NBI ito, animal. Bakit ayaw na lang natin kasuhan itong mga to sa korte diretso? Pag kinasuhan, itigil nyo na po yung investigasyon ninyo sa Senado. Dahil yan po ay nagpapasikat lang yung mga senador. Kahit anong mangyayaring investigasyon dyan sa Senado, di man ninyo yan mapakulong talaga. Kasi ang magpapakulong naman ho, ang magsasabi naman ho, beyond reasonable doubt, guilty ka. Guilty ka beyond reasonable doubt, korte man. Kagayong ginawa kay, ano, kay Franz Castro, hinatulan, child abuse, guilty. Beyond reasonable doubt, iyon ang tama. Doon na natin sa korte yan. Kasi kawawa naman ho iyong mga nabiktima ninyo, mga nabiktima ni Hunti Byros, kagaya po itong si Mayor Alice Guo, bata-bata pa, wala naman alam to na marumi talaga sa politika kasi first time niya pumasok sa politika, binahal naman niya ng Bambantarlak. Lahat naman ng mga taga-Banban na gustuhan siya, sinabi naman na taga-Rian yan. Taga rito sa amin, yung mga matatanda sa Bambantarlak, sinasabi noon, maliit pa yon si Mayor Alice Guo, nakikita naman namin yan. Ano ba kasi ang gusto din yung mangyari? Aba ho, siyempre, kung ako naman, ginagago ninyo, tangay na, bakit ako pupunta dyan? Di mang korte yan. Doon na lang ako sa korte magpaliwanag. Hello, Mama Giselle Acuata, magandang tanghali ho sa inyo. Sabi ni Remy Gonzalez, kaya nga, bakit ginawang korte ang Senado? Umabuso na ang Senado ngayon. Tess Robes, baliktad na ang Senado ngayon. Bistak sila ng taga-contempt. Mga pasikat. Yan na nga ang nakakainis. Anong, yung oras po ninyo dyan sa pag-imbestiga dyan, na alam naman ang sambay ng Pilipino yan, ay pang-iipa lang yan. Kasi nga, tumatakbo kayong senador or vice-presidente or presidente. Sa eleksyon, may pangarap ho kayo. Sayang yung panahon dyan. Eh, diretso na lang sa korte. Kung meron talagang ebidensya, kayo dyan sa Senado, bang balangkas na lang kayo ng mga panukala na mapakinabangan ng maraming Pilipino. Pamurahin nyo yung bigas. Pasa kayo ng panukala, pamurahin nyo yung gasolina, kuryente, tubig, mga bilihin, pamurahin nyo. Mas maganda ho yan, susuporta kami sa inyo. Pero yung ganito, animal, sarap magmura. Sino ba talaga ang may problema? Nasabi ni Ansa, may shortage sa pork at mahal, manok, mga senador, ano na? Oh, ayan, ayan po. Ayaw nila pag-usapan yan kasi hindi daw sikat. Gusto nila sikat yung babanatan dyan, kagaya ni Tatay Digong. Mahirapan kayo, kagaya nito. Sino ba talaga ang may problema? Pagdating sa pugo, Duterte admin ba or Marcos admin? Kasi dito po,
sa programa ni Tingking Panot diyan sa PTV, maliwanag pa sa sikat ng araw. Mismong bataan ni Dayunior nagsabi na legal ang pugo noon. At dito ngayon under Marcos admin, walang mga lisensya. So anong ibig sabihin nito? Napabayaan ng Marcos admin itong pugo, mga pugo sa buong Pilipinas at pinamahayan na ginawang kuta ng mga sindikato at mga illegal ng mga gawain dahil sa kapabayaan ng gobyernong ito. Ngayon, isisi nyo sa Duterte admin? Isisi nyo sa sarili ninyo? Bakit? Duterte pa ba ngayon ang presidente? Kung hindi nyo kayo, mag-resign kayo. Dahil maliwanag pa po sa sikat ng araw itong sinabi ni Tingking Panot. Itong sinabi ng kausap ni Tingking Panot sa kanyang palabas dyan sa PTV na ang purpose ay pasikatin si Damunyor. Anong pasikatin? Ilalong nasira eh. Ito pa naman yung tinaguriang nilang nagpinag-aral man to natin, no? Si Tingking Panot, pinag-aral natin yan. Magkano buwan-buwan Tingking Panot? 5 milyon? Diyos ko. Mantangin mo ha, pinag-aral na natin yan. Tax ng bayan. Saan ba nag-aral yan? Sa ibang bansa, di ba? Oh, tapos pupunta pa dito sa Pilipinas, bayaran pa natin, loko. Nagsasalita dyan, papasikat si Dayunior, lalong bumagsak. Tumaba, tumaba, daming kwarta na nito. Taban-taba ni Tingking Panot, ha? Kaya patoplok, grabe na ha. Ang laki ng bayad nito, 5 milyon daw, eh, buwan-buwan. Ang laki ng nakulimbat, oh. Saan ka pa? Pinag-aral ka, ginastusan ka. Ni piso, 5 diling, wala kang gastos, libre pa allowance. Pag-uwi mo sa Pilipinas, may sahod ka pa, 5 milyon daw eh. Ang laki! Oh, ito. Huli po sa bibig. Itong programa ni Tingking Panot. Yung dalawa ho, naglulukuhan. Pinag-usapan kasi nila dyan patungkol sa suna ni Dayunior. Hay, mo dyan alam, ha, mga tambaluslos, no? Iba yung topic, pugo. So ngayon, ang pugo, akala nila daw papabanguhin nila si Dayunior. Hello, Remy Gonzalez. Straight Duterte po tayo sa next election naman, lahat. Lamat sa pakulay, Ma'am Remy. O, ito, handa na ba kayo? Oh, pakinggan po natin kung gaano sila katanga. Talino daw yung attack dog eh. Matalino daw ito Marcos sa defender. Kokak, bata mo, nagkalat, sipain mo na yan. Ha? Pinggan natin o. Yes, yung mga scamming activities. That's why naka-focus kami, kung mapapansin mo TP, 'di ba? Naka-focus kami doon sa sa mga illegal pogo hubs na nagkalat ngayon dito sa buong Pilipinas. Actually, 402 pa yung hahabulin natin ng mga illegal. 402 ang hahabulin nila ngayon na illegal pugo. Okay. Friday Sacro, maraming salamat po sa inyong pakulay. 402 ha, rinig nyo. Kasi nga, pinamugaran daw yan ng mga scammer. Ang daming scammer ngayon. Yung iba, nasa Malacanang. Takin mo ha, galing sa kanila ha. 402 daw yung habulin nilang illegal. Walang lisensya kasi illegal oh. Ito yun ang tanong. Yung 402 ba na illegal na pugo sa panahon ni Tatay Digong, may lisensya ba yun? Ha, Tingking Panot? Lalo, ayan tayo eh, bira kayo ng bira, topic kayo ng topic. Akala po ninyo, Duterte tatamaan, si Dayunior natamaan. Mami Melita Bryant, maraming salamat po sa inyong pakulay. Maliwanag ha, sinabi po ng kausap ni Tingking Pinoy na 402 po, illegal pugo ang ahabulin nila under Marcos admin. Tuloy! Illegal pogos. Ito po, maganda na rin po nabanggit niyo yung mga pogo na yan. Yung po mga pogo, Philippine Offshore Gaming Organizations. Ano ba yung sabi ng pogo organizations? Yes.
Nung araw po kasi, legal naman sila, di ba? Narinig niyo? Sinabi ni Thinking Panot? Nung araw naman kasi, illegal naman sila. Galing sa Attack Dog, galing sa Marcos, sa Defender. Ang liwanag, ha? Galing sa tuta ni Kukak. Pag sinasabi mong legal, ibig sabihin regulated yan. Ibig sabihin, pinupunta dyan talaga ng mga otoridad, NBI, police, no, pagkor, binibisita talaga yan. Kasi legal eh. Legal naman sila. O, anong sagot? Okay, ha? Pasok. Anong sagot? Araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakatulong sila sa pandagdag ng kita ng pamahalaan. Hoy, tungaw bubo mo! Gago talaga to si Thinking Panot, no? Bumabawi, no? Pagkatapos magsabi niya, legal naman yung pugo. Kala niya, hindi namin alam. Tapos sabay banat na, nakadagdag naman daw yung pugo. Nung nakaraan, bakit daw pa? Kuno. Gago. Hello, Janet. Machoka, salamat sa pakulay. Si Spia, salamat po sa inyo. Magpakatotoo ka, Thinking Panot. Huwag mong dayain yung mga taong nanonood sa inyo. Anong? Bakit ayaw mong diretsuhin? Ngayong mga pugo talaga sa panahon ni Tatay Digong legal at nakatulong naman talaga sa ekonomiya ay aning... Okay lang po, Ma'am Lovelyn Shibukawa, magandang tanghali po kamuti muto at Lourdes Ispahas. Bakit ayaw nyo tanggapin ang katotohanan? Masakit ba? Akala ko ba ang talino nito, bubo pala eh. Diretsuhin mo. Hindi mo naman talaga maitanggihan na yung mga pugo ho, legal sa panahon ni Tatay Digong, 100% nakatulong po yan sa ekonomiya ng Republika ng Pilipinas. Kasi regulated po yan, mga legal sila, may mga lisensya. Lalo na yung pandemya. Nung pandemya, kung walang pugo, patay na siguro to si Thinking Panot. Mako-COVID ka! Oh. Tanggapin nyo. Magpakatotoo tayo. Huwag natin gawing tanga yung mga nanonood sa inyo. Totoo naman kasi na yung pugo po sa panahon ni Tatay Digong nakatulong sa ekonomiya. Walang krimen. Maayos. Regulated yan eh. Sinusundan ng gobyerno. Mga law enforcement agency. Kaya hindi makakapagawa ng masama. Dahil legal. Kasi kunting makikitaan lang na illegal yung pugo, sarado sila yung lisensya nila. Tanggal sila kay Tatay Digong. O ngayon, tulungan natin. Tapos ngayong panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga pogo. Ano po ba ang nangyari? Okay, nung una kasi may mga lisensya yan, ano? Yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal pogos. And now, yung mga... Narinig nyo? Yung 402 na pogo may mga lisensya yan. Nung una, narinig nyo? May mga lisensya. O ngayon? Mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang, ano? Dati lahat yan may lisensya. Aray ka! Thinking ba not iyak? Loko! Mantakin mo, sa panahon ni Tatay Digong, 402 may lisensya. Panahon ni Bangag, 40 na lang. Gago. Paano yung 400 to? Walang mga lisensya, di illegal ang mga animal. Paano yung susuyurin yung 400 to? Buong Pilipinas, walang lisensya. Bakit walang mga lisensya? Wala kasi kay Kuka. Gago. 40 lang ang may lisensya. 40 yung mga sumunod.
Gano'n kayo nag-uusap kayo? Di ba kayo nag-uusap bago kayo mag-live? Hello, Ganne. Ako galing sa mga bibig nila, mga ululo. Patay ka ni Gukak TV. O, maliwanag, ha? O, 400 to sa panahon ni Tatay Digong dahil mamang alisensya yan, maayos naman daw. Pero ngayon daw, under mga godmen. Walang mga lisensya, 40 na lang may lisensya. Ibig sabihin, 40 na lang yung sumunod sa batas. 40 na lang yung regulated. O saan sila kumuha ng lisensya ngayon? Kay Kukak? Kaya pala nagkadalitsi-litsi, oh! Kaya pala nagkadalitsi-litsi yung pugo, mga illegal! Pag illegal, eh, siyempre lahat ng mga illegal nandun. Illegal nga, eh, walang lisensya, eh. Kanin kasilanan yan? Eh, Tatay Digong? Alo, alo, oh? O paano to? Paano nyo i-depensa to, Tingking Panot? Na mismo kayo, nag-uusap kayo, nagbubulahan kayo. Gusto nyo ipalabas, masama ang Duterte? Eh, hindi nga, galing sa mga bibig ninyo eh. 400 to, panahon ni Tatay Digong, legal, may mga lisensya. Ngayon, sa panahon ni Dayunior, ay wala nang mga lisensya, 40 na lang. O, ang tanong, bakit walang lisensya? Anong meron? Ah, sige nga, taloy. Hmm. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, ano, hindi na nagpa-renew yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang kolorum. Galing sa bibig niyo yan? Galing sa bibig niyo, mga animal? Galing sa bibig nila, ha? Na sa panahon daw ni Marcos, ito ang 400 to, tumatakbo na parang kulurom. Aray! Aray, panot! Kayo, ha? Kayo, naglalokang kayo. Isisinin nyo kay Tatay Digong, kayo pala may problema, eh. Si Tingking Panot, napagano, no? Baka sa isip-isip ni Tingking Panot, Animal, bakit sinabi mo na sa panahon ni Marcos walang mga lisensya yan? Bakit sinabi mo kolorum? Ay, wala na, na-record na. Sabi ni Rosalyn, oh, ah, laglag ang amon niya. Hindi lang laglag, laglag na laglag. Hello po, Angel Time Traveler. Magandang hapon, oh, sa inyo. Ito yung patunay. Ito yung patunay na walang political will yung nakaupo ngayon sa Malacanang. Mantakin mo, ha? Sa panahon ni Tatay Digong, yung 400 plus na natukoy niya, lisensyado daw. Sabi niya, ha? Sabi ni Panot Animal. Magdati ng Marcos admin, wala nang mga lisensya. Hindi na nagre-renew kasi weak yung leader. Saan ko nag-renew ng lisensya? 400 to, magsabi kayo. Nag-renew kayo kay Tambaloslos? O kay nag-renew kayo kay Kukak? Ah. Muntakin mo kung doon nag-renew kay Kukak at doon nag-renew kay Tambaloslos, di kumita sila. Ibig sumunta sa Pilipinas. Bakit ang lakas ng loob nila ngayon? Ito, ito tanong ko sa inyo. Bakit itong 400 to na mga pugo sa panahon ni Tatay Digong, lisensyado, regulated? At sa panahon ho ng Marcos admin, hindi na ho sila nag-renew, wala ng mga lisensya, sabi ho ng taga-Malacañan, illegal na itong 400 to. Ang tanong, bakit ganoong kalakas ang 400 to ngayon under Marcos admin na hindi po sila kumukuha ng lisensya? Sino yung padrino nila at sino yung kapit nila? Ikaw ba, Bangag? Ikaw ba, Kukak? Ikaw ba, Dayunior? Alam nga naman sasabihin ninyo si Tatay Digong, wala namang kapangyarihan na si Tatay Digong. At baka sabihin ninyo, ay, si Duterte yan, olon! Paano nyo isisin sa mga Duterte? Eh si Tatay Digong tapos ang termino eh. Panahon ni Tatay Digong may mga lisensya, panahon ninyo wala. Tapos sasabihin ninyo, si Digong yan eh. May kinalaman si Digong, olon! Anong kapangyarihan ni Digong? Ordinaryong tao? Paano niya makontrol ang Pilipinas? Kung may kapangyarihan pa lang si Tatay Digong, hindi sinipa na kayo lahat dyan. Ah, sige nga,
Aba, siyempre, simpleng logic, guys. Simpleng logic lang. Nagkaroon siguro ng lakas ng loob itong 402 na pugo na to na hindi kumuha ng lisensya dahil meron po silang kapit under Marcos Admin. Ang tanong, sino? Yan ang tanong dyan. Oh. Ano, gusto nyo pa? Bistado ang mga ulol. Okay, pasok. Oh. Nag-ooperate sila. Pati nyo rin nyo. For no reason eh. Ayaw na nilang magparinyo. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Okay. So, 46 lang yung nagparinyo. Haha, binalik pa! Ay, ang sagot dito, sir, ganito. Ang tanong kasi ni TP, bakit daw hindi nag-renew? Ha? Hindi nag-renew kasi nga mayroong padrino. Paligurado yung padrino, malapit sa kusina. Sino yan? Sana may kumanta sa 402. Sana may kumanta kahit 200 lang. Kasi kung sasabihin nila Duterte, paano mangyayari? May kapangyarihan ba mga Duterte? 46 lang yung nag-renew eh. Meron silang ano? Merong backer ba? May padrino? May lakas sila ng loob. Sino kaya? Oh. Tuloy! Tapos itong 402, hindi na nagparinyo yan. So ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. But majority, yung pinaka-bulk ng mga illegal pogos na yan, nasa Metro Manila. So ito yung mga scamming activities na nire-reklamo natin, na nanloloko, hindi lang sa mga Pilipinos. Ha? But tipi ito sa buong mundo. Tingnan mo ha, lahat daw ng mga scamming activities ay nanggagaling sa mga illegal na pugo. Okay, kaya pala, sobrang daming scammer ngayon. Kaya pala, maraming nawawala ngayon. Mga kidnapping, yung kagaya nito, oh. May mga kriminal rin ngayon, eh. Baka napunta rin sa pugo, oh. May napapas lang. May nawawala. Karamihan mga bata. Tapos may mga scam. May mga kung ano-ano na lang pautot sa social media. Kasi nandiyan sa pugo na lahat. Kasi pag illegal yung establishment, siyempre, papasukan niya ng mga illegal na gawain. Tandaan niyo po, 402 pugo under Marcos Admin illegal, galing sa kanilang datos yan. So, anong aasahan natin dito? Kung illegal ang mga yan, dadami ang scammer. Dadami ang illegal na gawain. Dahil hindi na-regulate ng maayos ng Marcos Admin. Wala silang yagbols. Takot sila mag-implement ng batas. Unlike nung Duterte Admin, sumunod lahat, mantakin mo, 402, nag-comply lahat ng license. After ng Duterte Admin, napaso na ang mga lisensya, hindi na nagko-comply. Oh. Sabi ni Hengdi, so pira-pira na lang, ay, ganun, pira-pira na lang talaga. Kwarta na lang. Oh, ito pa, thinking panot. Isa pa. Huli rin ha. Patunayan natin na lahat ng illegal ay nangyayari lang dyan sa pugo under Marcos Admin. O ito ha, huli na naman sila sa bibig nila dito. Okay, ito ha, baka sabihin po ninyo, pakinggan nyo ng maayos. Nang malaman ng taong bayan, sino ba may problema talaga? O ito, hinggan nyo po. Ito guys, alam ko kasi na si Yusek Gilbert Cruz yung guest today. So nag-check ako, sabi ko, ano ba na ginagawa ng PAOK TF, ganyan. Tapos nabasa ko sa BBC mismo na meron kayong ni-raid na unregistered na hospital. Yeah. Tapos ang ano daw, nagpapalit daw ng anyo yung mga tao doon. Pakipaliwanag naman po yun. Okay, makinig kayo ha. Meron daw nalaman si Thinking Panot. Puta, tablado si Da Junior dito. Thinking Panot, di ba mo kung pabalikin ka ba ni Kukak, na content na namin ito. Dapat malaman nito ng sambayan ng Pilipino. Meron daw pugo, no? Pugo hub, illegal na ito. Tapos, nagpapalit daw ng anyo sila doon, mga tao. Nagiging doktor daw at mga nurse lahat. Ah, ito, for the benefit of the doubt, saan ba, kailan ba nangyari ito? Na yung pugo hub,
nagiging nag-transform, parang Transformers. At nagiging hospital at clinic. Kailan nangyayari? Okay, sagot. Ay, wag natin wag tayo sumagot, sila na lang. Oh. Hindi, meron tayong ni-raid na isang, sabi nila nung una clinic eh. So, nasyak ako nung pinuntahan namin. Two-story. And then, meron siyang 12 beds. Ano? Two-story, 12 beds. And then, puro state-of-the-art ang medical equipment nila. And then, nagulat ako, meron silang parang cosmetic surgery room. And then, yung pang hair implant. Implant. Yung bunot dito, tanim doon. Oo, pang tanim. Diba? Kasi, ang sa normally, nung nasa serbisyo ako, pag may nabarel, TP, i-re-report yan nung nurse o kaya nasa punto. Batas yun. Kailangan batas yun. Ibabalita ang i-report ang gunshot wounds. Dito, pag fugitive ka at nabaril ka o kaya nasaksa ka, papagamot ka doon, walang record. Oh. So parang... Ganong katagal na po in operation yun? Bago lang ito eh. Yung huling, yung isang ni-raid namin, siguro nag-ooperate sila mga a year and a half lang. Narinig niya! Bunod po, kailan ba? Gaano katagal na ba sila? Bago lang ko ito, Order Marcos at men. Lago. Isa't kalata ating taon pa lang. Legit ho! Under Marcos admin, yung mga kagaguhan sa Pugo. Lahat ng illegal sa Pugo, mantakin mo, nag-transform, nagiging hospital, nagiging clinic. Yung panot mo, thinking Pinoy, tutubuan niya ng buhok sa Pugo. Nasaan yung mga bangag supporters? Mga ensaymada balagers? Napilit, oy, nasaan ba si Hindi Virus? Napilit, kinalagkad yung apelidong Duterte, tatay digong sa illegal na mga Pugo. Oh, ito nga ho eh, ang liwanag eh. Sinabi nga ho diyan na may mga illegal na gawain ngayon lang under Marcos admin sa kalahating taon pa ho, sa awa ng Diyos. Maano yan? Sisin nyo sa mga Duterte, ayan oh. Tanggal to, patayari, tanggal to ni Kuka. Oh. Linawin na, oh, sige, tuloy natin konti. Oh. But, tipi ang nakakapagtaka ron is sa pag naglalakad ka sa karsada, yung main si tipi, hala. Nakakano na dyan, hala, sa Marcos admin na naman. Hala nga naman sa Bistak admin. Wala na sir, na record na, pero bakit hindi prinaibit ng ano PTV, no? Dapat to inedit man sana. Huling-huli sila dito. Sabi ni Galachuchi, salamat, TP. bubo ka daw, TP, o rumis ba ka? Marlan, thinking panot, parang hindi mo na-orient yung in-interview nyo. Hindi, siyempre, baka kampante si thinking panot kasi nga, appointee naman yan ni The Junior eh. Hindi naman ipahamag si The Junior, kaso lumabas yan tunay. Alay, oh. Na avenue doon sa MOA. Eh. Ah. Kitang-kita mo yung hospital, but it's in Chinese character. So, wala kang pakialam. Ano ba 'yun? Hindi mo mabasa. Yung alam mo kung Britana kopya 'yun. Oh, yeah, hindi mo mababasa. But kung marunong ka magbasa ng Chinese, then you know that it's a hospital. Oh. Oh, sabi ni Tepe. Sabi ni Amelia, maganda pala dyan si TP, maraming mabubungkal. Tingnan mo, nakatingin si TP sa ano, sa tuko. Buti TP, babalikin ka pa ba dyan TP? Wala, nalaman na namin eh. Nalaman ng sambayan ng Pilipino na under Marcos admin, 402, illegal yung Pogos. 40 na lang, 46 na lang yung legal. So nalaman ng sambayan ng Pilipino under Marcos admin na yung Pugo na illegal, pinapugaran ng mga scammer at the same time, nagiging hospital. Oh, ngayon, sabihin ninyo, illegal kay Tatay Digong, olol. Liwanag ha, hindi kami gumagawa ng kwento.
yan po, galing sa mga bibig nila. Yung lalaki kausap ni Panot, Yusik yon. Yusik na, ang tawag doon, Pao, basta ganun. Presidential Anti-Crime yata Unit, parang ganun sila. Oh. Kaso ang resulta, nalaglag sila doon na bisto. O ngayon, bahala na maghusga ang taong bayan. Pinag-uusapan natin, lehitimo. Napabayaan ng Marcos admin itong pugo. Pinamugara ng mga scammer. May mga pugante pa nga daw, sabi, di ba? Paok, yan paok. Tama, paok. Paok nga. May mga pugante na nagtatago. Tapos yung mga pugante daw, pag nagkasakit, kunyari natamaan ng ligaw na bala, doon daw nagpapagamot sa illegal na ospital ng pugo na yon. Take note, kailan nag-impisa yung illegal na ospital na yan, parang mga transformer, Lourdes Nuts, under Marcos admin, isa't kalahating taon pa daw. Galing mismo. Sa paok, yan. So ngayon, dito naman tayo. Pera na naman. Kwarta. Ito guys, dapat ito malaman ninyo. Ayun ang mga natubig, tos-toso ko. Kasi, delikado ho ito. Pira ho natin ito, pera ng taong bayan. Ang pinag-uusapan. Billion ito, billion na bilyones. Bilyones ho ito. Pira ninyo ito, pira ng lahat ito. The Bahamas Files. Itong Bahamas Files po, merong 14 accounts. No? Na pinapasukan ng transaksyonis, pira po ito. Na isiniwalat ni Edgar Erese, dating representative. At dati na rin ho, hindi to pinansin eh. Hindi to pinansin ng mainstream media. Itong isiniwalat din ni Kong Marcolita. Offshore accounts, mga accounts sa ibang bansa. Bilyones ang laman. Iisa ang tinutukoy ni Edgar Erese at ni Marcolita. Official ng Kumilik. Official ng Kumilik ho. Ang nakaladkad nito. Ngayon, para meron tayong overview, meron tayong knowledge, information patungkol po dito, itong Bahamas Files, offshore account. Pagbigyan po natin, pakinggan, itong si Kong Marcolita. Panoorin nyo ng maayos. Titigan nyo ng maayos bago po natin ipli yung Bahamas Files. Kasi parehong-pareho. Parehong-pareho yung tinutukoy ni Kong Marcolita at ni Edgar Erese. Bilyon ito ha! Bilyonis po ito. Kaya ang tanong natin dito, sino ang may utak ng The Bahamas Files? Bilyonis po ito guys. Pakinggan nyo po mga kabistak. Ngayon po, meron pang nakaka-intriga rito eh. And I would like to use some slides here for your consumption. Some reports coming to the office of this representation is this slide available. Makikita po niya, ito po yung slide 1. Makikita niyo dito on the first column is the yung payment hubs. There are 4 countries involved in the payment hubs. Singapore, China, Hong Kong, Caribbean, and North America. Kaya po sinabi nating hub kasi Singapore, there are 6 banks. The second column. Sa last column, makikita po ninyo yung 6 na banko. HSBC, OCBC, Citibank, NA, Standard Chartered Bank, Bank of America, DBS Bank. The number of accounts involved sa Singapore, there are 21 accounts. Ako. Sa China, tingnan po ninyo, there are 4 banks involved. Number of accounts, 7. Ang mga banko, in the last column, HSBC, China Bank NA, Bank of China, Bank of Shanghai.
Caribbean, there are 6 banks. Number of accounts, 18. Ayun po, nandiyan ang mga pangalan ng bangko. UBS, Bahamas Limited, RCBC, Royal Bank, Cayman Islands, Cayman Island National Bank, CIBC, First Caribbean Bank, Butterfield Bank, Scotia Bank, Cayman Island. North America, there are 2 banks with 3 accounts, Bank of America and Chase Banks. There are total 18 banks and 49 number of accounts. Why do you need 49 offshore bank accounts? If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Nako. This is a work in progress. You must be patient with me, and you have to bear with me, because we're still verifying most of these accounts. But I will tell you that, if you go to the second slide, please. The second slide had a total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. Ito po yung totality ng 49 accounts, offshore accounts. And take note, at least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. What is the significance of this covering period? 22 June 2023 to 22 March 2024. I will show you 5 accounts originating mainly from Korea. You should note that Miru system is from South Korea. Next slide, please. The third one. These are money transfers vis-a-vis certain milestones. Tingnan po ninyo yung date. June 22, 2023, ang depositor po ay one Stephen Schultz / Kyung Baek. The originating bank is Standard Chartered Bank, Jeonrom Main Branch, Korea. Yung recipient offshore account po is account number 553019814271, Standard Chartered Bank, Singapore. The amount is $148,000. Ano po yung milestone? Meaning to say, ano yung katapat nito? On June 2023, COMELEC declared the previously procured and government-owned BCMs as unserviceable. Alam na po ninyo yung previously procured and government-owned BCMs. Kung kanino galing yun. On June 15, 2023, private petitioners filed a petition to disqualify a former BCM provider from the bidding process for the 2025 automated elections. Alam po natin na na-disqualify na siya. Next slide. Yung date po titingnan nyo is August 15, 2023. Yung depositor is a certain Hyun Do-yoon, originating bank, Woori Bank, Seoul, South Korea. Recipient offshore account number 7300083360215, Bank of Shanghai, China. Titingnan po ninyo na ang iniikutan nitong mga accounts na to ay 5 accounts ito, as you will see in the next slides. The amount, $157,350. Ang katapat na milestone, on July 21, 2023, COMELEC approved the terms of preference for the 2025 national elections. Pero the TOR was approved without convening the COMELEC Advisory Council. This is in violation of the Omnibus Election Code.
August 23, 2023, depositor Dai Siong Han, originating bank KB Kukmin Bank, Seo Rindong, Seoul, Korea. Account number 331045701274. Ito po magre-replicate sa in the next slides. HSBC Bank Hong Kong. The amount $285,900. On August 10, this is the milestone, 2023, Comelec and Bank issued an order directing its law department to comment on the petition for disqualification of Smartmatic. Please note that the Comelec's own law department submitted its compliance, arguing that there is no legal basis on prohibiting Smartmatic from participating in the bidding. Pero this is water under the bridge. Na-disqualify na Smartmatic. Next slide. Continuing transfers. Date, September 13, 2023. Depositor, Juan Lee. Sinhan Bank, Yowi, Dairo, Seoul, Korea. Account number, ito. Lumas na po sa nakaraang slide. 331045701274. HSBC Bank, Hong Kong. Amount $157,488. Milestone, September 2023. According to news reports, Comelec begins market survey on potential bidders for 2025 national local elections. Comelec has also claimed... This not, salamat sa pakulay. Pakinggan po natin na kasi hindi pa ito yung ano, hindi pa po yung ito yung Bahamas Files. Pero magkapareho po yung isiniwalat. That as much as 10 companies have showed interest to bid for the contract to supply the automated election system and new BCMs. Pero hindi nangyari po yun, sapagkat sabi ko nga, isa na lang ang natira after disqualifying Smartmatic. 13 September 2023, Depositor Hee Jin Kang, KEB Hana Bank, Itaewon, Seoul, Korea. Account number 11-38500714205. OCBC Singapore is the recipient of your account. Amount $188,540. Grabe. Yun po yung dalawang milestone in the month of September. Next slide. October 18, 2023. Ito na naman po si Stephen Schultz / Kyung Baek, Standard Chartered Bank, Jong Romain Branch, Korea. Account number, naulit na naman, 553-01981-42761, Standard Chartered Bank, Singapore. Amount, $295,280. Ito po yung milestone. Comelec made a pronouncement that the bidder cannot be disqualified on mere speculation, but they did, which is consistent with government procurement rules. But after the deposit on October 18, Comelec should later flip on this stance when it eventually issues on November 29, 2020, a resolution disqualifying its previous service contractor based on mere allegations in the U.S. in connection with former Comelec Chair Andy Bautista. I told you that. October 30, 2022, Comelec still used the previously declared unserviceable machines from former provider in the Barangay and Sangguniang Kabataan BSK elections. Next slide. Date, December 7, 2023. Ito na naman po si Hyun Do-yoon, Woori Bank, Seoul, Korea. Account number, naulit na naman, 730-0083-602-150, Bank of Shanghai, China. Amount, $185,932. Milestone, on November 29, 2023, Comelec disqualified a prospective bidder from participating in any bidding process for the 2025 NLE despite previous pronouncements. December 14, 2023, Hee Jin Kang, KEB Hana Bank, Itaewon, Seoul, Korea. Account number, na ulit na naman, 113-8500714205. OCBC Singapore. Amount, $245,800.
14 December 2023, ang katapat na milestone, Myri is the only company to submit a bid. 19 December 2023, Dongyong Jang, Woori Bank, Singapore. Ito, naulit na naman ang account number 5530198142761, Standard Chartered Bank, Singapore. Amount, $275,100. The second bidding process, ito yung katapat na milestone, was originally set on January 4, 2023. Prospective bidders requested for an extension to comply with the requirements. However, the COMELEC moved the deadline to 8 January 2024. The bidding was both opened and closed on the same day. Last, the date, March 22, 2024, depositor Deborah Reed, Hana Bank Yuju Ro, Seoul, Korea. Recipient offshore account, naulit na naman 730-008-3602150, Bank of Shanghai, China. Amount, $178,200. Milestones, January 8, 2024, COMELEC declared Miru was the sole qualified bidder. February 21, 2024, COMELEC and Bank demonstration of prototype Miru machines. Yung prototype po are not the machines themselves. The prototype na sinabmit nila for demonstration is a customized one but not produced yet. They have yet to produce the machine. 22 February 2024, COMELEC announced the 18 billion award in favor of Miru Systems. 18 billion pesos. 23 February 2024, Miru received the notice of award. March 11, 2024, contract signing between COMELEC and Miru Systems. Ladies and gentlemen, these are intriguing information. They are alarming, to say the least. Sabi ko sa inyo, this is a work in progress. We have yet to verify all this. There are 49 offshore accounts. Ang binanggit ko lamang po are those specifically originating from South Korea. For obvious purposes. Aren't you supposed to question the COMELEC? Okay. Ayan po yung isiniwalat ni Kung Marcolita. Offshore accounts, 49, offshore accounts. Ito po yung mga accounts sa ibang bansa na pinapasukan ng Myro, yung bagong contractor ng COMELEC. So sabi ni Kung Marcolita dyan, ay traceable daw ito. So malalaman mo kung sino yung may-ari ng accounts nito. So ngayon, hindi pa nila biniverify. Ngayon, nagulat po tayo ngayong araw. Hindi man kasi ito pinapansin talaga ng media. So ngayong araw, bago, ito po yung tawag dito ay Bahamas Files. Pero po, itong The Bahamas Files ay kapareho sa isiniwalat ni Kung Marcolita. At isang tao din po ang tinutukoy. Dito naman sa Bahamas Files, walang ganong PowerPoint na pinalabas ng dating representative na si Irese. Pero isang official ng COMELEC ang tinutukoy. Sa Bahamas Files naman, I think 14 accounts. Dito kay Kung Marcolita, 49. Pero pareho, ang magkapareho, mayroong galing sa South Korea. South Korea pa rin. O, pakinggan po natin. At pinakontemp po itong si George Garcia. Nung ito magkapareha din. Pagkatapos mag-expose ni Kung Marcolita dyan, may pumiyok. Walang pinangalanan dyan si Kung Marcolita, ha? Pero pumiyok po si George Garcia. Dito naman, sa Bahamas Files, pumiyok naman ho si George Garcia. So, yung sinabi na tao ni Marcolita at sinabi ni Erese na isang tao din sa Bahamas Files, isang pumiyok si George Garcia. Okay, ito naman yung Bahamas Files, mga kabisdak. Pakinggan po natin ito. Iniimbestigahan. Ay, sorry, hindi yan. Si Miorgo. Ito yun.
Ipinadala umano sa isang dating kongresista ang tinatawag ngayon na The Bahamas Files. Naglalaman daw yan ng mga dokumentong nagpapatunay raw ng umano'y anomalya sangkot ang isang opisyal ng COMELEC. Nasa online na balitang yan si Brian Basa. Personal na inihatid kanina ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa tanggapan ng Commission on Elections sa Maynila ang mga dokumentong naglalaman ng umano'y anomalyang kinasasangkutan ng isang hindi pinangalanang COMELEC official. Ibinigay ito ni Erice kay COMELEC Chairman George Garcia para maimbestigahan. Ayon sa mambabatas, ipinadala sa kanya ng isang anonymous sender ang mga dokumento mula Bahamas. Mm-hmm. Laman ito ang impormasyong tungkol sa $15 million na dinipositó umano sa 14 na account mula sa iba't ibang bangko. Okay, yung nakaya sinabihan pala The Bahamas Files kasi galing sa Bahamas yung nagpapadala. Merong 14 bank accounts, may lamang $15 million. Ayan o, 876 million pesos. Galing South Korea, ang pira. Apat na property sa Makati, Singapore, at Hong Kong, at sa United States of America. Puta, daming pira animal o. Kaya kung Marcolita, isang bilyon yun ha. Tuloy o. Na nakapangalan sa isang COMELEC official. Mm-hmm. Joint account pa raw ito kasama ang misis ng naturang opisyal. Mag-asawa! Idiniposito umano ang pera mula sa South Korea nung kasagsagan ng bidding para sa makinang gagamitin sa 2025 elections. Mm-hmm. Nanalo sa bidding ang Miro Systems na pag-aari ng isang kumpanya sa South Korea. Bukod dyan, meron pa raw apat na ari-arian ang naturang COMELEC official. Mm-hmm. Meron sa Makati City, sa Singapore, sa Hong Kong, at sa Amerika. Ang kaibahan nga lang dito kay Kung Marcolita, mga accounts lang, no? Offshore accounts. Pero ito kasi, pati properties, sinasabi. At joint accounts daw ng kanyang asawa. Mantakin mo, binigay pa kay ano, ha? George Garcia. Pero yung pumiyok, si George Garcia. Tuloy, oh. Ito po yung natanggap ko na Bahamas Files, kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng milyong dolyar sa mula sa South Korea. Mm-hmm. Allegedly from Miro. Dapat po investigahan niya sapagkat nakakatakot po kung ang isang COMELEC official ay tumatanggap ng salapi. May paraan hamon pa ni Erice. Kung sino man yung COMELEC official na yun, kung sasabihin niyang hindi totoo yan, eh, pwede na bang magbigay siya ng waiver para maimbestigahan niya? Pinadalhan na rin ni Erice ng kopya ng mga dokumento si House Speaker Martin Romualdez, gayon din ang Senado at ang Office of the President. Bagamat hindi pinangalanan ni Erice ang inaakusahang COMELEC official, nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman Garcia na mukhang siya ang tinatarget. Kaya naman, hindi raw natatakot si Garcia na pumirma ng bank waiver. Tingnan mo ha! Pumiyok! Ito yung kapareho. Yung isiniwalat ni Kung Marcolita, pumiyok ito eh. Ngayon naman kay Erice, pumiyok rin ito. Anong tawag doon? Napaka-defensive po niya. Hindi ka man tinutukoy, pero ikaw dumidepensa. Hello, Ma'am Virginia Malonzo. Ang masaklap nga ho nito, yung binigyan din po ng kopya, si Tambaloslos. Si Bangag, eh makakampi din eh. Anong mangyayari? May patutunguhan kaya tayo dito? May patutunguhan kaya itong mga ini-expose ni Kung Marcolita at ni Erice? Eh yung nakatanggap, kakampi. Ito na nga ho, dumipinsa agad. Di pa naman sinabi na ikaw, bakit ka didipinsa? Paghalataan. Ngayon tuloy oh. Para patunayang wala siyang tinanggap na anumang pera para paboran ang Miro Systems. Mag-waiver din po tayo at magsasubmit din tayo ng supplemental affidavit o denial para po sa lahat ng mga bankong ito. Kahit yung mga local banks, i-waiver po natin yan. Mm. Bukas din daw siya sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation o NBI at maging ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Duda rin si Garcia sa nilalaman ng mga dokumentong ibinigay ni Erice. Pare-parehas ang font, pare-parehas, ang ibig sabihin po, parang sa tinay, pare-parehas po yung pagkakatay, binago lang po yung account numbers ko, no?
ng mga iba't ibang bangko. Pero pare-pare, alam mong galing sa isang source, galing sa isang tao ang gumawa lang nito. Kapag napatunayan daw na peke ang mga dokumento, magsasampa raw si Garcia ng reklamong falsification of documents. Dinudungisan daw nito ang integridad ng COMELEC at maging ng mga bangko na tila pinalalabas daw na ganun-ganun lang kabilis gumawa ng mga bank account. Sagot naman dyan ni Erice. Ang nagde-demolish sa COMELEC ay sila. Correct. Bakit nila sila nag-aabuso ng kapangyarihan? Bukas, nakatakdang dumulog si Erice sa ombudsman para maghain ng reklamong katiwalian laban sa mga opisyal ng COMELEC at sa Bids and Awards Committee. Ipapa-cite in contempt din daw niya si Garcia sa Korte Suprema kaugnay ito sa sinabi ng COMELEC chairman noong nakaraang linggo na baka maging manual ang eleksyon sa 2025 kung sakaling baliktarin ng korte ang Miro Systems. This is false. We cannot revert into manual elections because that will be against Republic Act 9369. At bilang chairman ng COMELEC, maraming paraan para matuloy ang automation kahit wala yung Miro. Buwelta naman ni Garcia. Sa Omnibus Election Code, meron doon isang kaso na kapag sinisira mo ang paniniwala ng sambayanan sa eleksyon o doon sa resulta ng eleksyon, yan po'y kasong kriminal. Mungkahi naman ang election watchdog ng lente. Dapat siguro lahat ng commissioners sumama kay Chairperson Garcia sa pag-wave ng kanilang bank secrecy right. Sa parte ng COMELEC, better na nang mag-explain or maging proactive sila. Because at the end of the day, what will be affected is the integrity of the electoral process. Oh, so ngayon, ang tanong, kasi sabi ni George Garcia magpa-waiver daw. Alam mo kasi ang magnanakaw, di man yan ipangalan talaga sa pangalan nyo. Parang noon lang yan. Di ba? May mga kronis ba? Ala nga namang magnakaw ka, pangalan mo sa account mo yung ninakaw mo. Ang makakasagot dyan, yung Miro. Naga South Korea. Kasi yung Miro, doon nagpapadala ng kwarta. Oh, sige nga. Tama yung sinasabi mo, Kalachuche Cronis. Kahit baliktarin pa yung buhay ni Garcia, pero pag tiningnan mo, napaka-defensive niya ho. Ngayon, isang COMELEC lang naman tinutukoy ni Kung Marcolita at ni Erice. Pareho, medyo kaunti nga lang itong kay Erice. Kay Kung Marcolita, bilyonis eh. Bilyonis, ang halaga. At matitris daw, sabi ni Kung Marcolita. Kung sino pong nakapangalan. Ang tanong kung sa COMELEC ba nakapangalan doon? Eh, siyempre, may mga kronis na yun. Sabi ni Mai Totson, everything pumiyok agad. Yun na nga, bakit pumiyok? Mabilis din pumiyok ito eh. Nung Kar Marcolita din expose, pumiyok din siya. Pero dito rin ngayon kay Erice din, pumiyok din siya. Kasi nga, kung ikaw hindi ka naman guilty, bakit ka pipiyok? Wala akong pakialam dyan, animal. Kahit bulat natin pa natin lahat yan. Nakapaghalataan. Sabi dapat COMELEC ang pangalan yan. COMELEC. Kumulikta ng pira. Dapat mag-resign daw si Garcia kung baya kana kung bayaran ka na kaawa ka. Bibian guilty kasi kaya pumiyok agad. Pero to guys, sana to ipagpatuloy po ito at sana makontemp itong si George Garcia. Tapos pa imbestigahan. Tapos yung mga, hello Ma'am Bibian Figueroa, good evening, bisa grabe nang nangyayari sa atin sama na matapos ng paghirap ng bangag. Wala, mahirap yan. With God's unholy ang malaking isda sa sariling bibig. Saan ba hulihin yung isda, di ba sa bibig? Siya naman nagsabi, di ako. Sabi rin na, ako naman yung pinutukoy ni Marcolita, ako naman tinutukoy ni Erice. O, nagago na. Sabi ni Andres, hindi nyo nga makasuhan si Atty. Glenn Chong si Isiniwal at sa katiwalaan ng COMELEC George Garcia. Ito, may laglag dito si George Garcia. Kung ano din eh, alam naman natin si George, tuta manikukak yan. Pag nagkabistuhan yan, damay-damay lahat ito. Iisang grupo ito, itong The Bahamas Files, yung may utak niyan. Alam na siguro ninyo kung ano nang nasa isip ko. At yung nasa isip ninyo, alam ko na rin.
Di isang tao, isang pamilya ho ito. Yung gusto lang mangulimbat sa kaba ng bayan. Hello, Mama Eme Koroke, maayong unto. Nakakatakot ho, kung pabayaan lang ito natin, mga Pilipino, kahayaan lang ba natin magmaniubra ang mga tambaluslos sa Marcos admin? Di ho sana, sa naman ho itong si Kung Marcolita, magtuloy-tuloy, pati yung si RAC. Si RAC, dating dilawan man yan, pero ang ganda naman ng expose niya, dan ang ganda naman ng isiniwalat niya, nagkapatog, nakatagma. Pareho sa Miro. Miro yung issue, nagkatugma ho eh. Yung, I think 18 billion ba yung, ano, ilang billion yung kontrata sa Miro. Hello, Belmabi, Jan, Saryad, maayong unto mga taga-Dabaw. Sana walang umorong yung Yagbuls. Kasi pag umorong yung Yagbuls, ha, wala na laglag. At sana, ano, sana, sino ba ang politiko na kailangan natin ngayon para mahubaran lahat ng maskarayang mga yan? Sino ba yung leader? Alam nyo ho, ang tanging pag-asa talaga ngayon, si Vice President Inday Sara Duterte. Ang mga Duterte talaga. Wala na, bagsak na ang ating bansa. Sipin mo yung bilyonis na yan kung napunta talaga sa kaba ng bayan, sa mga Pilipino. Makatulong sa ekonomiya. Eh kung mapunta lang dun sa isang account, isang tao, yung isang tao lang makikinabang. Si luwa ng mata ni Garcia. Ngayon ang ano nito, kung biglang tanggalin to si Garcia tapos gawa ng kasalanan, no, magurgur ba? No. Putsa. Kunyari ako ganito. Kunyari lang ha. Kunyari ako George Garcia. Wala akong kinalaman sa mga 'yan. Tapos may alam ako kung sinong may kinalaman dyan. Unahan ko na. Oh, naglaga na. Naglaga na talaga. Kasi ang hirap naman, oh, may mananalo sa eleksyon, sila pa rin. Panigurado yung Miro. Alam na ng Miro kung sinong mananalo sa 2025 senatorial eleksyon. Baka nga sa 2028, alam na rin eh. Kasi nakakontrata na eh, bayad na yan eh. Diba? Bayad na ba yan? Kung mananalo yung mga bangag. Sabi ng Bibian Figueroa, paano tayo makakasiguro na malinis ang eleksyon 2025? Hindi ba natin magagawa ng paraan yung Commissioner Garcia? Nawala si Bautista pero yung pumalit, nga din. Alam nyo yung problema naman kasi, nasa ulo talaga. Nasa ulo. Kung ang ulo talaga may tupak, tupak na lahat. Kung yung ulo talaga kurakot, kurakot na talaga lahat. May diferensya talaga yung ulo, guys. Yan ang problema. Yung mga down-down dyan, mga sanga-sanga, masupil man yan. Pag nasupil yung puno, yung ulo, parang kahoy lang yan. Para maputol mo na lahat ng sangap, putulin mo na yung pinakapuno para tapos ang problema. Like, ito na yung Marcos admin. Ito yung gobyerno na ngayon. Ang panalo dito, mga kawatan. Ang talo dito, mga ordinaryong Pilipino, tayong lahat. And Koroke, nandyan pala sa Pinas si Tipe. Nandito, oh. Binisto si Da Junior. Sana magtuloy-tuloy, oh. Magtuloy-tuloy, sabi ni Nax Abalidor, na-mention ito ni Atty. Glenn Chong sa vlog ni Maharlika, na ang source daw ni Kung Marcolita ay possible smart magic. Nilaglag nila si Garcia dahil pinalitan nila ang smart magic. Possibly doon. Possibly rin. Sabi ni Liz, natsputulin na ang puno kasama ang ugat. O, kailangan ugat talaga kasi puno tapos ugat. Lagyan ng asin.
Lagyan ng asin yung puno. Lamyo ba yung puno? Mamamatayan pag nilagyan ng asin. Eh, kung mga aswang sila sa Malacañan, patay sila sa asin. Sabi ni Celso, manual dapat ang eleksyon kasi mahirap na. Pwede naman kasi manual. Kaso nga lang, pag manual, dapat okay, huwag na i-travel yung baluta. Pag bilang dun tarak na kailangan may witness. Ewan ko ba? Balik na lang natin si Tatay Digong, animal. Hirap ng bayan ngayon eh. Parang ang dami na talagang problema. Hindi na, parang ang dami na talagang problema. Problemado na lahat ng maraming Pilipino. Kaya nga ako dito sa Bisdak Pilipinas, after natin mag-topic ng mga isyu sa lipunan, sa dulo talaga, pinapatawa ko kayo, promise. Kagaya ito. Kagaya ito. Halimbawa, hindi naman masyadong ano to, pampatawa. Gawin agad yung bagong suna. Amelia, parang dito sa France, manual bisdak mismo doon sa school bilangan, ganun dapat talaga. Sabi rin Ma'am Emilita Bryant, dito sa Australia, bilangan may bantay, ganun naman dapat talaga, pala walang dayaan. Rodante, manual, bilangan para sigurado na soldier, bantay. Oh, mga sundalo. Mas ma-okay pa nga yung una kasi nung panahon noon, matagal pero legit yung nananalo. Pag may madayaan, nagkabistuhan. Madaling mabisto kung may dayaan. Ito kasi high-tech eh. Merasol Limbo, bisdak, may nakita ko sa lapid bayad ng 1 billion daw sa Comelec. 1 billion nga yung ano yung sa offshore account yun, sinasabi ni Kong Marcolita. Ibalik na natin si Tatay Digong, mawalis ang mga magnanakaw. Sabi ni Pami, seryosoin nyo yung mga live nyo, tawa ng tawa. Putang ina, mamatay tayo pag seryoso, sa ICU tayo niyan. Tawa-tawa daw pala sa lugar. May lugar naman, dito ako sa lugar ko eh. Mahirap sir, magseryoso sir, baka takihin tayo sa puso sir. Sa ICU yun, seryoso sir. Ano lang tayo, chill-chill lang. Ay, mamamatay kayo dyan, saka ka seryoso, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi ko kasalanan yan. Chill-chill lang, kasi seryoso ang buhay natin. Buta kayo na, magsiseryoso, mamatay ka dyan, bahala. Kasi di ko kasalanan yan. Sabi ni Hampas Lupa dyan sa Pinas, bilangan ang nangyayari noon. Sinunog ang isko, lalo na sa impluensya ng lugar. Lalo na sikat pa mga CPPNP noon. Ngayon, madali lang naman kasi may mga cellphone naman ngayon eh. Mga cellphone. Okay na ngayon mag-manual account kasi may cellphone habang nag-ano, naka-live ka, tina-travel yung mga ano, pag hinaharang, oh, ato. Check agad. Sa mga bagong salta na mga bangag, no? Sa dulo talaga, tumatawa lang ho kami. Tapos naman kasi yung topic natin. Tatawa kami sa dulo para makarelease yung stress. Sabi ni Helen, kabistak, hindi aswang, mighty python na ang ulo. Abot langit na, pero we have God Almighty. Mga sungay na nga, mga demonyo na nga sila eh. Pag yan, tinawag yan ng kunin yan yung punta sila, mawala yung buhay nila, di man tanggapin yan sa impyerno. Pag kumatok doon sa pintuan ni Lucy. Tok tok tok. Sino 'yan? Pag sabi, si Dayonior. Sabi na ni Lucy oh. Lucifer ba? Hala, si Dayonior. Hala, kumatok. Ay, di magdalawang isip si Lucifer ko ano dyan. Magbukas. Pag binuksan ko to, agawan ako ng trono. Ay, hindi matanggap yan si Dayonior kay Lucy. Bagsakan lang na ng pinto ng Lucifer yan. Ay, sabi ni Lucifer, Nyor! Nyor! Doon ka lang ng Nyor kay San Pedro Nyor. Sabi ni Dayonior, ay ganun ba Lucy? Wala ba pangalan ko sa listahan sa impyerno? Wala man, Nyor, kahit nandun.
Wala man, Leor, yung pangalan mo dito. Baka namali ka ng pinto niyo sa kabila kay San Pedro ka. Tapos matuwa yan si Dayunier. Yee-hee! Wala ako kay Lucy! Pala, tinakwil, no? Kakato kay San Pedro. Tok, tok, tok! Sabi ni San Pedro, sino yan? Sabi ni Dayunier, San Pedro! Ako ito, si Dayunier! Hala, ginuo si Dayunier. Nyor! Naligaw ka ng pinto, Nyor! Nyor, oh, wala mong pangalan da yun, Nyor, dito, Presidente! Wala man, Nyor! Nyor! Yung pangalan mo, Nyor, nasa kabilang pinto, yung may apoy doon. Diretso ka lang, Nyor. Kaliwa ka, Nyor. Makita mo sa kaliwa, maraming apoy doon, Nyor. Kita mo yun, Nyor. Mga tao doon, Nyor. Umaapoy. Sam, sabi ni Dayo, Nyor. Saan bahay yan, San Pedro? Kay Lucy. Sabi rin ni Dayo, Nyor. San Pedro, doon ako galing kay Lucy. Sabi ni Lucy, wala daw ang pangalan ko doon. Nandito daw sa pangalan na sa listahan mo daw, San Pedro. Di Nyor, oh. Balik-balik man ako, Nyor. Wala ka mang pangalan, Nyor. Nyor, niloko ka ni Lucy, Nyor. Sabi ni Dayun, animal talaga tong si Lucy. O demonyo talaga to. Bakit sabi niya, wala ako dun? Gusto ko nang mamahinga. Kaya ang resulta, wala, nasa gitna. Itinakwil sa impyerno, itinakwil kay San Pedro, masang pupunta. BBJ, maraming salamat po sa inyong pakulay. Sige nga, tanong ko sa inyo, saan pupunta si Dayunier? Tinanggihan. Tinanggihan sa langit. Tinanggihan sa impyerno. O saan? Balik sa Pilipinas. Tanggapin nyo. Huwag naman sana. Pag lumisan, no? Diretso na. Pag nang bumalik, animal. Sabi ni Jazz Ventura, sa kawalan, magpunta. Uy, ayaw daw nila tanggapin. Sa purgatorio o sa Hawaii? Padala nyo na sa Ilocos para maging masaya mga taga-Ilocos Norte. Ang tanong, tanggapin ba mga taga-Ilocos yan? Ayun daw. Sa ulap na lang daw. Sa alapaap na lang ho. Libre pulboron man doon. Pamimili na, Brian. Isarado natin lahat ng pinto kay Nyor. Ang problema, lahat pintuan eh. Sabi ni Solitary Life, oh, taga Norte ako, rejected din. Sa Samar na lang, sa Samar. Nandun man, taga nanay niya, sa taga Samar man. Ay, taga Samar, maayong nga po, Jimares. Tanggap ninyo si Dayunier sa Samar. Tanggapin nyo, hoy. Mga waray, mga waray upay, tanggap nyo si Dayunier dyan sa Samar. Tanggapin nyo, dyan, ha? Tanggap nyo. What's up, GGR? Waray man? Waray upay man daw? Hindi! Ay, di sakro, tagalite ako. Isarado ko lahat. Kawawa naman. Ay, doon na lang sa Quezon Province. Kay ano, Suarez? Mga Quezon Province, tanggap nyo? Dayunier dyan? Sa Quezon Province,
Tanggapin nyo. Itinakwil sa Samar. Ha? Tinakwil sa Norte. Di man pwede yan sa ano. Di man yan pwede sa Dabao. Pag sa Dabao yan, malitsun yan. Buhaya yan. Paborito ng mga taga-Dabao. Di ba? Buhaya. Nililitsun. This not sinusukan ng taong bayan sa West Philippines na lang. O, tama na ho. Sabi ng mga Emelita Bryant, ibigay sa China kay Xi Jinping. Nako, galit siya si Xi Jinping dyan. Ernest, jumbag siya sa da. Jumbag yun. Walang tatanggap daw sa West Philippines. Wala nang tatanggap. Nako, naalala ko. Hindi pa to narating. Doon na yan, sa planeta ni Bulma. Sa planeta na lang ni ano? Sa planeta na lang ni... Planet Nimik ba? Planeta ni Piccolo. Josie Alino? May jacket dyan, kakabasa ko lang. Ate Cherry, may jacket siya kanina eh. Nawala ngayon. Baka ibang account, Ate Cherry ginagamit. Sa planeta ni Piccolo, planeta ni Vegeta, okay doon. Kasi pag paloko-loko ako da Junior doon, magnakaw ka doon, Yor, sa planeta ni Piccolo. Naku, mas super science ka, mahami kami web ka ni ano, Vegeta. Ah! Ay, sa Ukraine. Uy, pwede siya sa Ukraine. Josie Alino, ikaw ba yan, ma'am? Pag tayo na-spyan dito, patay tayo diha. Ibigay daw kay Biden. Saan sila titira? JJR, maraming salamat sa pakulay. Dalhin sa Pluto. Sa Pluto, ma'am? Sa Pluto yan, ma'am? Sa Pluto. So, dalhin natin sa Pluto. So, siya magiging presidente doon. So, dalhin nyo na lang si Tambalostos din para vice-presidente. Nakurokin ng doon daw sa Ganmakin si Pastor July 14. Saan yon? Sa Japan? Sa China, ma'am? Ikaw yan, ma'am, ha? Hindi ako. Itapon sa Ukraine, mag-jamming sila ni Zelensky at Putin. Di, galit man si Putin kay Zelensky, lalo na kay Dayunyor. Pwede sila Zelensky, kung ganun-ganun silang dalawa. Oh. pag magkwento, oh, pag mag-usap-usap sila Dayunyor Zelensky, paramihan ng ganun. Pero grabe talaga yung kay Zelensky. Ganun talaga. Si Dayan, gaganan na, hirayin niya, gaganan na. Pag nagkwentuhan siguro sila, grabing jamming siguro nila niya, no? Ha? Ayun, ganun. Ah. Gusto niya makita yung ganun-ganun? Gusto niya? Mamayang gabi na lang? Sa Japan? Ah, ganun. Okay. Dagang salamat, Bisaya, Subidado. Maraming salamat, Luzon. Kita-kits mo tayo mamaya, alas 8:30 ng gabi. Maraming salamat po sa mga nagpakulay, sabi Jim Arias. Oh, pakilala kasi ni Biden kay Zelensky ay si Putin. Nabuang nga eh, ang puputin. Tawa much po ako sa iyo, sir. Oh, salamat ha. Tumawa kayo, wala namang bayad. JJR, dalhin niya ang mga kuting at dalhin siya sa Babuyan Island. Dalhin niya yung mga kuting. Palaman niya sa Siupaw. Hello, kamuti mo to. Hello, Joseph Umagap. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Jigabe updates, don't forget to like and subscribe. We'll be right back.